Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Magandang tanghali mga kaibigan, magandang tanghali sa lahat na nakasubaybay at nakikinig ng ating palatuntunan. Dalangin kong dumaloy ang pagpapala ng dakilang may kapal sa ating bayang minamahal. Ngayon po mga kaibigan ay Miyerkules, 28 sa buwan ng Oktubre, taong 2020. Muli, para po sa naglalagablab na kalipunan ng mga balita, bibigyan daan natin ang mga usaping pangreliyon, pang-ekonomiya, pang-politika, at marami pa pong iba. Ito po yung kasabihang pambansang pampalipas oras ng sambayan ng Pilipino. Sa ating mga tampok na pambansang balita at mga maiinit na isyong pambayan, una nating tatanakayin itong nag-resign na Pilent Executive, mga kaibigan, di pa absuelto, mga kaibigan. Sa ating pangalawang issue, pag-uusapan po natin itong 44 na Bureau of Immigration Employees sa pastillas sinuspindi ng Ombudsman, mga kaibigan. Ganun din sa ating pangtatlong isyo, pag-uusapan po natin, mga kaibigan, ito pong PhilHealth nagbayad ng 500 million sa Red Cross. At syempre, mahalagang pag-usapan po ito, itong pang-apat na isyo, lagi ko pong tinatalakay ito, mahabang proseso sa pamimigay ng ayuda, pinatatanggal na po ni Pangulong Duterte. Dahil dito, mga kaibigan, alinsunod dito sa mga corruption issue, pag-uusapan din natin, mga kaibigan, yung ating panglimang issue na may kinalaman dito sa Mega Task Force versus Corruption sa gobyerno, pinabubuo ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Matatandaan na ilang beses po natin tinalakay dito po sa Kakampi Live yung mga korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kaibigan. At dahil dito, mga kaibigan, mayroon ng desisyon ng Pangulong Duterte na magbuo ng tinatawag na Mega Task Force laban po sa mga korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bagamat ang alam natin, ang inatasan dito etong DOJ, si DOJ Secretary Guevara, mga kaibigan. Pero lumalabas na ang sasakupin lang yata muna ni Secretary Guevara itong bahagi ng executive, mga kaibigan. Ngayon, kung may tatamaan ng mga legislative, depende po yan kay Pangulong Duterte kung dapat imbestigan. Kung mayroon pong tinamaan sa pag-iimbestiga dito po sa executive department ng ating pamahalaan, mga kaibigan, na may inuugnay na isang legislative, kunyari congressman o isang senador, kasama po yan, sakop yan ang tinatawag na investigasyon na gagawin, mga kaibigan, tungkol dito sa gagawing mega task force laban sa korupsyon sa gobyerno, mga kaibigan. Sana nga lamang, mga kaibigan, magtuloy-tuloy ito dahil ano mo, pag napag-uusapan po ang korupsyon, talagang mas talamak yan, mas matindi pa pong virus yan kumpara sa COVID-19. Bakit po natin sinasabi? Isipin mo, taxpayers' money, imbis na gamitin para sa taong bayan, mga kaibigan, anong nangyayari? Masyado pong mga linta itong mga politiko, yung pera ng bayan, imbis na pangalagaan at proteksyonan, mga kaibigan, unti-unti po nilang sinisimsim. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi, hirap po sa politika talaga. Ang politika sa bansa, maganda, mga kaibigan. Itong mga sisira sa politika dahil po sa sistema ng mga politiko sa likod ng politika, mga kaibigan. Kaya ang hirap dito, tulad ng sinasabi ko palagi, mas matinding virus po
etong dinadala ng mga korupsyon sa ating pampamahalaan, mga kaibigan. Eh yung COVID-19, matatapos po yan, mga kaibigan. Pero ang korupsyon sa bansa, hindi po matatapos yan, mga kaibigan. Isipin mo, kahit si Pangulong Duterte, sumusuko na sa korupsyon, mga kaibigan. Oh, napagtatagumpayan niya yung laban sa droga, pero pagdating po sa korupsyon, eh talagang malala, matindi, mga kaibigan. Kaya dapat, itong kinikreate ni Pangulong Duterte na pangungunahan po ng DOJ, mga kaibigan, dapat po maipakita ni Pangulong Duterte na hindi lang panay lip service. Dapat po maipakita na talagang seryoso ang Pangulo ng Bansa hinggil sa paglaban sa korupsyon. So simula pa naman, hindi pa siya nanunungkulan bilang Pangulo ng Bansa. Kasama na to sa mga advocacy o mga layuning maipatupad ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Kaya saludo tayo dyan. Gusto natin talagang magtagumpay tayo. Babat napakahirap, mga kaibigan. Kasi nakita naman natin kung paano pong mga sariling kaibigan ni Pangulong Duterte involved karamihan sa korupsyon. Sa makatuwid, mga kaibigan, when the money speak, everybody's listen. Nagbabago na dyan. Sabi nga, kung may kasabihan sa politika, walang kaibigan, walang kapatid, walang kapamilya, nag-aaway-away. Ganon din naman pag may pera ng involved, mga kaibigan. Kaya nga may kasabihan na, money is the root of all evil, mga kaibigan. Pag pera na napag-uusapan, makakalimutan ng kaibigan ka, malilimutan ng kamag-anak ka. Kasi pera na ang involved, mga kaibigan. Kaya masama pong maging greedy, mga kaibigan. May kasabihan ngang moderate your greed, mga kaibigan. Kasi yung kayamanan ng mga kukurakutin nyo sa gobyerno, hindi nyo madadala yan sa kabilang hukay. At ang nakakatakot pa nito, isipin nyo, ninakaw nyo yung pera ng bayan. Ang nakakatakot, any moment of time, mga kaibigan, walang makakapagsabi kung kailan titigil yung pintig ng puso natin. At pag tayo po'y kinuha ng Panginoon, isa lang ang itatanong sa inyo, anong ginawa nyo sa kapwa nyo habang nabubuhay kayo? Sa tingin nyo, may tatayo ngayon, may makapagsasabi na yung perang ninakaw nila, madadala nila sa langit? Kung meron tayong kayamanang dapat itanim natin yung kayamanan sa langit. Hindi po yung kayamanan dito sa lupa. Dahil lahat po yan maglalaho. Lahat po yan mawawala. Ngayon, masaya kayo. Lahat na i-enjoy nyo kumpara sa hirap na dinadanas ng mga maralitang mga Pilipino na talaga nagsasakripisyo naman talaga. Ngayon, masayang masaya kayo. Pwede yung pagsasaan niyang pera. Pero yung balik niya, yun ang matindi, mga kaibigan. Kaya mas masarap ang mabuhay ng simple lang, ordinaryo lang, mga kaibigan. Napag-uusapan natin kasi, pag napag-uusapan yung budget, nandiyan dyan na po pumipikaw sa isip ng maralitang si Juan de la Cruz, mga kaibigan. Pera na naman, mga kaibigan, pag pera, hindi maaalis dyan ang korupsyon, mga kaibigan. Kasi ang pinag-uusapan nga, tulad nung diniskas ko nung nakaraan, eh pag pinag-usapan po ang pera, yung hatian po ang involved dyan eh. Ilang percent kay congressman, ilang percent sa contractor, ilang percent dun sa mga ibang pang dapat nabigyan na sinasabing hearing fee. Hearing, napakinggan lang yung usapan tungkol sa proyekto, eh entitled pa rin po dun sa tinatawag na hatian, mga kaibigan. Yan po ang nakakalungkot sa sitwasyon ng bansa, mga kaibigan. Kaya mamaya, tatalakayin din natin sa ating pang-anim na issue. Ito pong 4.506 trilyong national budget na isumiti na raw sa Senado, mga kaibigan. Ganon din sa ating pang-pitong issue, bibigyan pansin natin ang pagtalakay din. Kasi hindi pa naman talaga totaling itong sinasabi nating COVID-19 ay nawawala na. Kasi tumataas at tumataas pa rin sa Europe. Sa Pilipinas, tumataas-taas pa rin, mga kaibigan. Kaya, pag-uusapan po natin sa pampitong issue, itong GCQ, pinalawig pa rin po sa Metro Manila hanggang Nobyembre at 30, mga kaibigan.
Ganon din mga kaibigan, pag-uusapan din natin itong pangwalong issue, itong tatlong gamot tinanggal na sa clinical trial ng World Health Organization, mga kaibigan. Mamaya malalaman nyo kung ano yung tatlong gamot na yan sa vaccine, mga kaibigan. Ganon din sa ating pangsiyam na issue, pag-uusapan natin itong COVID-19 cases sa Pilipinas, tuloy sa paglobo. Halos 300,000 na po, mga kaibigan, ang paglobo na to sa bansang Pilipinas pag napag-uusapan po yung COVID-19. At maganda rin talakayin natin to, mga kaibigan, itong emisaryo ng Pilipinas sa bansang Brazil, pinakakasuhan, mga kaibigan. Kaya mamaya malalaman niyo yung mga detalye tungkol dyan. At sa ating labing isang issue, mga kaibigan, pag-uusapan natin itong 600,000 Christmas food package, inihahanda na raw po sa lungsod ng Maynila. Ganon din sa ating labing dalawang issue, COVID-19 vaccine, inaasahan daw sa Disyembre na, mga kaibigan. Ayon po ito sa US expert. Mamaya tatalakayin po natin yan. Alam naman nating pinalawig pa rin po ang GCQ, pero hindi pa rin po pinapayagan, mga kaibigan, ang mga senior citizen pataas. Ito po sa edad na 66 na anyos, pataas, bawal pa rin pong lumabas. Ibig sabihin, kung ang edad nyo 65 pababa, pwede kayong lumabas. Ito pong 66 anyos, pataas, pwede yatang lumabas kung meron pong importanteng bibilin o meron pong trabaho, mga kaibigan. May pinapayagan pa ba sa 66 years old above para magtrabaho, mga kaibigan? Retirable na yan. Ganon din, mga kaibigan, pag-uusapan natin, hindi alam nyo naman, sunod-sunod ang bagyong pumapasok sa bansang Pilipinas, mayroong mga tinatawag na evacuation site. Baka mamaya pagsamahin po yung may sakit na COVID sa quarantine facilities tsaka yung evacuation site. Kaya itong evacuation site at quarantine facilities, tiyaking daw hiwalay ayon sa palasyo, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, maganda rin pag-usapan natin kung aabot pa tayo sa panglabinlimang issue, mga kaibigan. Itong sinasabing yung RFID, mga kaibigan, yung radio frequency identification, mga kaibigan. Itong mga motorista na nagpapakabit ng RFID, dagsa, mga kaibigan, dahil dito mukhang pinalawig po yung deadline na hindi na po pwedeng pumasok sa lahat ng mga toll gate. Ito pong mga sasakyan, mapapribado, mapapubliko, kung walang RFID, para cashless po, mga kaibigan, ang transaksyon. Mula po sa dating November 2, in-extend po to sa December 1, mga kaibigan. Lahat po ng walang RFID, huhulihin niya, mga kaibigan. Kaya, yun ang sinasabi lang naman dito, yung papasok doon sa toll fee. Kung hindi naman kayo papasok Metro Manila lang naman kayo, walang issue dito. Ang problema, hindi mo masabi kung may pupuntaan ka palabas ng Metro Manila, may mga emergency, dapat mag-purchase na rin kayo. And isipin mo, huli ka. Kaya importante yan, mga kaibigan, pag-uusapan natin. Kanina tinatalakay natin yung korupsyon, sinabi rin dito sa panglabing-anim na issue, mga korup sa gobyerno, lifestyle check, ayon po to kay Senador Bongbo, mga kaibigan. Paano nga mala lifestyle check? Kung yung mismong corrupt, sabi ng ombudsman, mga kaibigan, magtaliwas Taliwas tong programa na gustong mangyari ni Senador Bongbo dito sa layunin ng ombudsman na dapat ang tinatawag na sal-in papayagan lamang makuha kung may approval po ng isang may-ari nung sal-in, mga kaibigan. Ako mga kaibigan, kung korap ako, ibig bang sabihin nito, papayag ako na ipakita ko yung sal-in ko? Diba, komplikado, mga kaibigan. Kaya, i-check nyo muna yung ginagawa
at programa ng Ombudsman kung angkop dito sa mga programa na gustong mangyari ni Senator Bongbo, mga kaibigan. Yan yung mga nakakalungkot na bagay, mga kaibigan, na hindi mo alam kung propaganda o talagang ang tunay na layunin sagpuin ang korupsyon sa ating bansa, mga kaibigan. Dapat makausap maigi muna itong si Ombudsman Martirez. Eh kasi magpapail nga ng kaso, ng file ng kaso si Pangulong Duterte laban sa mga korap, hindi naman makuha yung mga ebidensya laban sa mga korap. May tinatawag po kasing mga corroborating evidence, mga kaibigan, na kailangan po yung salin. Eh kung ang papayagan lang dito, mga kaibigan, eh yung investigating body katulad ng Ombudsman, eh unfair. Paano po maipoprove sa dami ng mga corrupt? Isipin mo ang mag-iimbestiga. Kung wala magpapain ng case sa Ombudsman, hindi makakapagkandak na investigasyon ang Ombudsman, mga kaibigan. Pwede lang sila magkandak ng investigasyon kung may ipinail na pong corrupt, Graft and Corrupt Practices Act, mga kaibigan. E paano ka papailan ng Graft and Corrupt Practices Act kung walang sufficient evidence o documentary evidence to prove yung accusation, mga kaibigan? Mangyayari lamang yan kung papayagan at paintulutan para ma-compare po yung mga sal-in nitong mga government official kung tumutugma sa yaman na kung saan tinatamasa nila sa kasalukuyan kumpara sa tinatanggap nilang sweldo, mga kaibigan. Karapatan ng mamamayan yan eh. Kasi kumukontra pa rin to, mga kaibigan, dito sa tinatawag na executive order ni Pangulong Duterte na sinasabing may right ang ating mamamayang Pilipino to access to public records, mga kaibigan, for as long as it is not contrary to law, shall not be a breach, mga kaibigan. Yan po yung sitwasyon na talagang lagi kong binabatikos kasi may konting problema, mga kaibigan. Eh, nagsusulong tayo ng mga ganitong layunin pero mukhang taliwas doon sa mga gusto mangyari. Kaya nga may kasabihan, action speak louder than words, mga kaibigan. Mas magandang ipakita sa gawa kaysa sa salita. Kasi ang salita pwedeng sabihin ng sabihin yan. Pero yung salita, lip service lang pala, mga kaibigan. O propaganda lang, mga kaibigan. Ang kailangan ng tao dito, dagli ang aksyon nang sa ganon ay maipakita ng ating pamahalaan na talagang seryoso ang gobyerno, lalo na sa pamumuno ng ating Pangulong Duterte. Eh, alam naman natin, mga kaibigan, na hindi na magtatagal lang panunungkulan ni Pangulong Duterte kung matapos ang termino niya, mga 2 taon mula ngayon, mga kaibigan. Hindi natin alam kung yung papalit na mamumuno sa bansa ay katulad ng mga adikain ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Kaya yun ang importante. Eh ngayon, mga kaibigan, eh laging napag-uusapan natin pagtaas, pagbaba ng mga issue, mga kaibigan. Katulad na lang na itong kung may pagtaas at pagbaba ng kaso sa COVID virus, mga kaibigan. Ganon din naman sa mga sasampahan sa suspension dyan sa PhilHealth at Immigration, mga kaibigan. Ibig sabihin, na nagpapaligsahan ngayon, PhilHealth at Immigration pag napag-uusapan po yung korupsyon. May mas mababa, may mas mataas, mga kaibigan, kasi lumalabas sa immigration yata 44 dyan ang kakasuhan, mga kaibigan, sa Ombudsman, mga kaibigan. Kaya dahil dito, dumako na po tayo, mga kaibigan, sa ating unang issue, nag-resign na PhilHealth executive, di pa daw po absuelto, mga kaibigan. Hindi pa absuelto sa kasong kriminal at administratibo ang mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation o itong PhilHealth na dawid sa anomalya kahit pa sila ay umalis sa pwesto, mga kaibigan. Ito, mga kaibigan, na pag-uusapan natin dito, PhilHealth lang. Yung OWA, kailangan din pondo yan ng mga
manggagawa natin sa ibang bansa o itong mga overseas Filipino workers. Isipin mo, kailangan malaman ng taong bayan. Kasi parang SSD niya, mga kaibigan eh. Yang OWA, mga kaibigan, na kailangan malaman kung saan napupunta kahit sentimo. Yan pinaghihirapan niya ng mga OFW, mga kaibigan. Nagko-contribute sila dyan sa OWA na yan, mga kaibigan. Eh, tapos hindi pa maganda yung treatment na ibinibigay sa mga OFW. Eh, alam naman natin, ang karamihan din na nagbigay ng suporta kay Pangulong Duterte para maging pangulo ng bansa, karamihan po dyan mga OFW. Pagkatapos mailuklok si Pangulong Duterte, ganito po mangyayari, hindi na ibibigay na maganda yung mga serbisyo para po sa mga OFW. Kaya kailangan talagang ayusin. Bagamat nagsinasabi ng PhilHealth na nagbayad na sila ng 500 million, mga kaibigan, ongoing pa yung process sa Red Cross, mga kaibigan. Eh, kailangan po talagang serbisyoan na magaganda ang mga OFW natin dahil karapatan nila yan at bigyan sila ng proteksyon dahil karamihan po ng remittance ay nanggagaling po sa mga OFW, mga kaibigan. Isa sa pinakamalaking remittance sa bansa, nagmumula yan sa mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang dako ng bansa, mga kaibigan. Kaya pakamahalin natin, Pangulong Duterte, ang mga OFW. Kasi talagang sila po ang nagsasakripisyo, iniiwan ang pamilya, magtrabaho sa ibang bansa. Nang sa ganun naman, mapakain yung mga pamilya nilang iniwan dito sa bansang Pilipinas dahil po sa kahirapan na dinadana sa sarili nating bansa. Sinabi pa ni Pangulong Duterte na wala nang mga dayuhang Pilipino na pupunta pa sa abroad dahil magaganda yung mga programa ni Pangulong Duterte na gagawin sa bansang Pilipinas. E ang problema nga po, Pangulong Duterte, yung mga OFW sa ibang bansa, hindi nga nasiservisyoan ang maganda sa bansang Pilipinas eh. E paano pang sasabihin natin yung mga OFW magtatrabaho dito sa bansang Pilipinas? O yan po yung mga napag-uusapan natin, mga kaibigan. Ito po kasi ang tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ulat sa bayan kasabay ng paalala na hindi maililigtas sa mga sangkot sa kabila ng kanilang resignation. Yan po sa PhilHealth, mga kaibigan. Mag-resign ka man, hindi ka mag-report, you will be summoned or subpoena because for all intent and purposes, you are not allowed to resign to escape liability. Ito po ang naging payag ni Pangulong Duterte diyan sa mga nagsiresign sa PhilHealth, mga kaibigan. Dapat talaga maimbestigahan niya sa PhilHealth kasi pera ng taong bayan niya. Isipin mo, mau-hospital ka, simot na pala yung pera ng bayan, mga kaibigan. Umaasa silang kahit na papano, makabawas man lang yung contribution nila sa PhilHealth sa mga hospitalization bill o etong sinasabing room bill, mga kaibigan. Eh hindi, nangyayari na pupunta sa corruption eh. Hindi yung alam mo, mga kaibigan, justice delay, justice denied. Eh, hintayin pa ba nating matapos ang termino ni Pangulong Duterte bago po ma-serve yung justice? Eh di useless na, mga kaibigan. Justice denied na yon, mga kaibigan. Kaya importante na yan po yung sinasabi natin. Eh matutukan sa lalong madaling panahon. Hindi po tumagal, kaso nga lamang nag-iisa lang si Pangulong Duterte. Paano po niya ma-resolve kung magkakaiba nga yung paninindigan ng ahensya ng gobyerno katulad ng ombudsman, mga kaibigan? Sino maghahain ng kaso kung lack of evidence? Madidismiss lang eh. Pag na-dismiss siya, mga kaibigan, hindi mo na pwedeng sampan uli on the same case, mga kaibigan, kasi lalabas na double jeopardy na yan. Kaya importante sa paghahain ng ebidensya o ng kaso, ang ebidensya ang importante dyan. Eh kung kulang ka ng ebidensya, katulad kung paano mo maikokorroborate yung statement of asset and liabilities network, mga kaibigan, kung hindi pinahihintulutan ng isang magnanakaw sa gobyerno. Na yun ang gustong mangyari, mga kaibigan, na itong si Ombudsman Martires, mga kaibigan.
Hindi ko po alam kung saan nahantong itong mga investigasyon na to. At sino pa mag-i-interest magain ng reklamong korupsyon kung nililimitahan naman ang pang-gathered ng evidence, mga kaibigan. Pag public records, karapatan ng taong bayan na kunin yung public records, ba't kayo matatakot kung wala namang kayong tinatago, kung wala namang kayong pasisinungalingan na kahit imbestigahan kayo, lahat ng mga documents na ipoprove nyo, eh magpapatunay na wala kayong kasalanan. Kaya dapat ilantad yung mga salin na yan ng mga government official, whether elected or appointed, whether in the executive, judiciary, and legislative, yung mga senador, mga congressman, lahat yan sakop yan kasi ang pondong pinanggagalingan po na nasa loob ng ating pamahalaan, galing po yan sa dugot pawis ng bawat Pilipino, mga kaibigan. Kaya kung merong may karapatan, parang sa bangko, di ba? May deposito ka. Yung depositong yan, ikaw may karapatan dyan. Ganon din naman dito sa pondo natin, sa ating bansa, mga kaibigan. Ang sambayan ng Pilipino may karapatan dyan kung paano nyo pong nagamit itong pera na yan. Kaya importante po dito yung partisipasyon nung tinatawag na NGO, mga kaibigan, sa pag-deliberate nito pong tinatawag na pondo ng bayan, mga kaibigan. Kasi magiging mata eh, at tenga para po mapatingnan maigi kung yung pondong to ginamit sa tama o inallocate sa talagang dapat paglagyan. Para meron pong mag-i-scrutinize din, mga kaibigan, kung saan napupunta o kung saan gagamitin ang pondo ng inang bayan, mga kaibigan. O yan po yung napag-uusapan natin dahil importante pong nalalaman ng taong bayan. At importante din naman na nagpapahayag tayo sa ating pamahalaan. Alam naman ni Pangulong Duterte na wala naman perpektong gobyerno eh. Lahat po, kahit ang tao nagkasala, wala pong perpekto. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo may kasalanan, mga kaibigan. Pero sa kabila ng kasalanan, kung maganda naman yung mga intention mo para sa bayan, eh kaya tayo binigyan ng pagkakataong manungkulan ng ating Panginoon dahil alam ng Panginoon na meron tayong gagawin sa ikagaganda ng kinabukasan ng ating salinlahi. Yun po ang purpose ng Panginoon Diyos, mga kaibigan. Kaya dahil dito inuulit-ulit ni Pangulong Duterte na hindi maaaring magbitiw sa pwesto ang isang opisyal kung meron pa itong nakabimbing kaso, mga kaibigan. Akala siguro nung mga ibang nag-resign sa PhilHealth, mga kaibigan, eh absuelto na sila kung nag-resign sila, mga kaibigan. Hindi po, pag may kaso kayo, magpapaliwanag kayo sa hukuman. Meron tinatawag na direct examination, may tinatawag na cross-examination, subjected kayo dyan. Ganun po yan, mga kaibigan. Ito ang pinahayag ni Pangulong Duterte, nakita niya na puro resignation daw ang nangyari sa PhilHealth, pero hindi nangangulugan na ligtas ng mga ito sa mga kasong isasampa, mga kaibigan. At alinsunod din sa mga issue ng corruption, mga kaibigan, dito sa pangalawang issue natin, ito pong 44 na Bureau of Immigration Employees na involved di umano dito sa tinatawag na pastillas scam, sinuspindi na ng Ombudsman, mga kaibigan. Pinatawa ni Ombudsman Samuel Martires ng 6 preventive suspension ang 44 na empleyado ng Bureau of Immigration o itong BI na umano'y sangkot sa pastillas scheme, mga kaibigan. Sinasabing ang modus sa mga nabanggit ay ang pagpapasok ng mga Chinese national sa Pilipinas bilang turista at sa kagagawing empleyado sa Philippine Offshore Gaming Corporation o itong tinatawag na Pogo Hubs, mga kaibigan. Sinasabing ang modus sa mga nabanggit ay ang pagpapasok ng mga Chinese, mga kaibigan, dito sa ating bansa, mga kaibigan. Sinasabing binayaran ng ilang immigration personnel at Chinese at Filipino Travel Agency ng 10,000 na nasa loob na nakatuping bond paper na mistulang
pastillas, kaya tinawag na pastillas scam, mga kaibigan. Ayan yung scheme. Noong Setyembre, nagsampa na ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation laban po dito sa 19 na tauhan ng Bureau of Immigration na umano'y sangkot sa naturang modus, mga kaibigan. Ang suspension ay ginawa ng ombudsman laban sa mga BI personnel upang hindi ma-impluensya ng gagawin nilang pagbusisi hinggil sa naturang anomalya, mga kaibigan. At syempre, mga kaibigan, dako naman tayo dito sa ating pangatlong isyong pambayan, mga kaibigan. PhilHealth nagbayad ng 500 million sa Red Cross. Nagbayad na po ng 500 million ang Philippine Health Insurance Corporation o itong tinatawag na PhilHealth o kalahati ng isang 1.1 bilyong utang nito sa Philippine Red Cross o itong tinatawag na PRC para po sa COVID-19 swab test na isinagawa nito, mga kaibigan. Ibig sabihin, namuhunan po rito ang Red Cross kaya kinakailangan naman bayaran talaga ng pamahalaan para sa ikagaganda rin naman ang serbisyo para sa mga OFW ng ating bansa, mga kaibigan. Mismong si PhilHealth President at CEO Dante Giran ang nagkumpirma na inirelease na ng PhilHealth ang 500 milyong partial payment nila sa PRC at tiniyak na bibilisan din ang pagproseso para pumabayaran ng kanilang natitirang balanse habang istriktong sumusunod sa accounting rules and regulation ng pamahalaan kasi hindi po kasi pera ng ahensya yan, mga kaibigan. Eh alam mo naman tong si dating NBI Director Dante Giran, eh CPA lawyer yan eh. Kaya mga kaibigan, gusto niya may compliance pa rin doon sa tinatawag na accounting rules and regulation ng ating pampamahalaan. Nag-iingat din siya, baka mamaya nabigay niya nga yung pera, siya naman sumabit. Eh alam naman natin controversial yung PhilHealth, mga kaibigan. Kaya tama lang yung ginagawa nitong si Director Dante Giran, mga kaibigan. Kasi straight yan talagang kung anong tama, yun ang gagawin. Kahit na senador ka, kahit na congressman ka, kung ano mang sitwasyon mo o katungkulan mo sa pamahalaan, basta ang alam ni Dante Giran, gawin ang tama, dun siya lalagay, mga kaibigan. Una na po kasing itinigil ng PRC o itong Philippine Red Cross ang swab test na naka-charge sa PhilHealth, mga kaibigan. Sinabi po ng PRC na magsasagawa lamang muli sila ng swab test sa sandaling makapagbayad na po ang PhilHealth sa kanila, mga kaibigan. Nangako naman ang PhilHealth na magbabayad nitong nakaraang Lunes, mga kaibigan, October 26, ngunit hindi ito natupad, mga kaibigan. Kaya ngayon, at least, meron ng initial payment, kalahati naman yan, para sa ikakaganda. Tulungan na lang, importante ang kay Senator Dick Gordon, mga kaibigan, na unawain na lang yung sitwasyon ng pamahalaan. Para na rin naman yan sa mga OFW natin, Overseas Filipino Worker, mga kaibigan. Oh, nagsalita na uli ngayon si Pangulong Duterte. Paulit-ulit ang sinasabi ni Pangulong Duterte to. Yung bayanihan, one bayanihan to, mga kaibigan. May mga proposal din si Senador Bongo dyan na huwag ipitin dahil kinakailangan ibigay na yan sa mga nangangailangang kwalipikadong binipisyaryo niyang ayuda na yan, mga kaibigan. Kaya dahil dito sa pang-apat na isyo, sinabi ni Pangulong Duterte, mahabang proseso sa pamimigay ng ayuda, eh pinatatanggal po ni Pangulong Duterte. Nais si Pangulong Rodrigo Duterte na gawing madali ang pamimigay ng ayuda ng gobyerno na bumabagalan niya dahil sa mga ginagawang proposal na dumadampa sa review, mga kaibigan. Ayon sa Pangulo, pambili ng pagkain ang ibinibigay na pera ng gobyerno sa mga mahihirap at hindi ito dapat pinatatagal, mga kaibigan. Kasi dapat na i-hold dyan, mga kaibigan, eh kahit na ilang segundo, ilang oras, sa totoo lang, pag-delay po yung delivery, mga kaibigan, pwede ka nang maging liable dyan, mga kaibigan.
sa graft and corrupt practices. Kaya dapat yan talagang mabusisi ng mga senador, mga congressman, mga kaibigan. Kasi sabi, hindi matiyak ni Pangulong Duterte kung ang mga local governments unit o LGUs ang nagpapabagal sa distribution ng tulong. I don't know if it's a local government who's doing it or the money passed to the local government to the distribution or implementation. But ang hindi ko talaga malaman kung saan, I do not know where the fault lies because it's really something which is obnoxious. Ito po ang naging payag ni Pangulong Duterte. Eh malinaw naman na DSWD na ang ano dyan, ang ngasiwa. Wala na yung participasyon ng local government. Kaya mga kaibigan, importanteng mamadali talaga to. Dahil yung mga umaasa, eh ano pang aasahan nila kung namatay na yung makakatanggap. Lalo na yung mga senior citizen, mga kaibigan, konti na nang inalagi niyan sa mundong ibabaw. Kung ano yung nararapat para sa kanila, ibahagi. Yung mga sinasabi nating PWD, eh yan yung mga kapos eh. Yan yung mga talagang sakripisyo sa buhay, mga kaibigan, na kinakailangan tulungan ng gobyerno, mga kaibigan. Ididilipan pa ba natin yan? Kaya, importante na ito pong lahat na to, mamadali, mga kaibigan, lalo na pagka na-approve na itong pambansang budget, naturalmente, pag napirma na ni Pangulong Duterte, malamang to 2021 ng Enero, mai-release na to, maipamahagi na to ng mas mabilis, mga kaibigan. Kaugnay nitong pinag-uusapan natin, inatasa na rin ni Pangulong Duterte ang Department of Health, Department of Interior and Local Government, mga LGU at mga barangay na iwasan na ang paggawa ng mga proposal at ibigay kaagad ang mga tulong sa mga nangangailangan nitong ayuda. Sabi ng Pangulo na dapat simplihan ang proseso at iwasan na ang mga proposal na umaabot sa ilang buwan bago pag-aralan. Iwasan na niya ang delay dahil kung makakatanggap ng reklamo si Pangulong Duterte, ididiretso niya agad itong nasabing kaso sa ombudsman, mga kaibigan. Kaya nga sabi natin, hindi pwedeng panaysalita si Pangulong Duterte rito. Dapat po, kasuhan agad ang lalabag, hindi po panay lip service lang Pangulong Duterte. Eh, alinsunod pa naman to sa tinrate nyo na mga mega task force laban sa korupsyon sa gobyerno, pinabubuo ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Pinabubuo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mega task force na mag-iimbestiga sa nangyayaring korupsyon sa buong gobyerno. Matindi kasi po, mga kaibigan, ang nangyayari sa buong gobyerno. Halos lahat na ng ahensya ng gobyerno, korup dito, korup doon, korup dyan, mga kaibigan, ang nangyayari. Ang akala natin, sa panunungkunan ni Pangulong Duterte, masusugpo ang korupsyon. Pero hindi pa rin po naging matagumpay si Pangulong Duterte sa paglaban, tungkol sa paglaban sa korupsyon sa ating pamahalaan, mga kaibigan. Kailangan talaga dyan ang partisipasyon ng publiko, mga kaibigan. Eh inuulit-ulit ko, paano magiging matagumpay si Pangulong Duterte kung yung mismong itinilaga niya bilang justice ng ombudsman, eh mga kaibigan, hindi alinsunod yung mga gustong mangyari ni Pangulong Duterte. Importanteng ilip natin yan, payagan na maka-access ang lahat ng tao sa records ng mga government official. Eh isipin nyo, kami electorate, according to the will of the people, nandiyan dyan po yung mga nanunungkulan, mga kaibigan. Utang na loob nyo sa amin yan. Parang pera namin yan. Tapos sa inyong pasilip kung paano pong nagagamit yung perang pinagkaloob namin sa inyo. Lahat po ng panunungkulan nyo, pansamantala lang yan. May term lang yan, mga kaibigan. Pag natapos yung term nyo, tapos na rin ang panunungkulan nyo. Ang naiiwang collateral damage lagi ang sambayan ng Pilipino, mga kaibigan. Kaya ewan ko kung magiging matagumpay itong mega task force laban sa korupsyon sa gobyerno na pinabubuo ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Pinabubuo ni Pangulong Rodrigo Duterte
ang mega task force na mag-iimbestiga sa mga nangyayaring korupsyon sa buong gobyerno. Pamumunuan ng Department of Justice o DOJ ang naturang task force. Let me just read for everybody. I hope that all government workers, official are listening. This is my memorandum from me. The President to Secretary Minardo I. Guevara, Department of Justice, ang subject is investigation of allegation of corruption in the entire government. Ito po ang naging payag ni Pangulong Duterte. Sinabi pa ni Pangulong Duterte na kasama sa mga paimbestigan ang korupsyon sa PLN, mga kaibigan. Ang DOJ din ang pinagdidesisyon ni Duterte kung alin sa mga aligasyon ng korupsyon ang uunahing imbestigahan. Depende sa bigat ng epekto sa serbisyo ng gobyerno. May kapangyarihan din ang DOJ na magsampa ng kaso sa mga sangkot sa anomalya, maging sila ay mga pribadong individual o kaya ay mga opisyal o mga empleyado ng gobyerno. Sinabi ni Pangulong Duterte na ang kanyang kautosan ay may bisa hanggang Hunyo 20, 2020, mga kaibigan. Maliban na lamang kung mas maaga itong mabawiin o siguro kung i-extend, mga kaibigan, ang mga investigasyon niya na sangkot ang malalaking pera ay dapat idiretso sa ombudsman. Pero maaari ring mag-imbestiga ang ehekutibo, mga kaibigan. Napag-uusapan po natin, mga kaibigan, ang pambansang budget. Itong sinasabi nating tutugon sa sagot sa mga ayuda o mga iba pang pangangailangan ng ating pamahalaan, mga kaibigan, sa mga serbisyo publiko. Itong sinasabing 4.506 trilyong national budget na isumiti na po sa Senado. Natanggap na kahapon ng Senado ang panukalang 4.506 trilyon na 2021 General Appropriation Bill, mga kaibigan. O in short, kung tawagin po ito, GAB, mga kaibigan. General Appropriation Bill. Ayon po kay Senate Committee on Finance Chairperson, Sani Angara, pinadala na ng House of Representatives ang inaprubahang panukalang pambansang budget sa Senate Bills and Index Service, mga kaibigan. Kaagad din itong ite-turn over sa Legislative Budget Research and Monitoring Office o itong tinatawag na LBRMO. Ito kasi po, mga kaibigan, yung tamang proseso o legal process na dapat pagdaanan. Target umano ng Senado na ma-sponsoran ang panukala sa plenaryo sa Nobyembre 10 dahil po kailangan pa muna itong i-refer sa Senate Committee on Finance sa pagbubukas ng sesyon sa Nobyembre 9, mga kaibigan. Pinasalamatan naman ni Senate President Vicente Soto III si Speaker Lord Alan Velasco dahil sa mabilis nitong naipasa sa Senado ang panukala isang araw bago ang pinangako niyang submission ng tinatawag na General Appropriation Bill, mga kaibigan. O di maganda yan, mga kaibigan. Nakikita natin ngayon na action man pa na tong si Speaker Lord Alan Velasco, mga kaibigan. Isipin mo, ahead of time doon sa pinangako niya, na deliver niya. Yan yung mga action man, mga kaibigan, na dating binapatikos, na hindi kumikilos. O nagpapakita ngayon ng pagtatrabaho itong si Speaker, mga kaibigan, Lord Alan Velasco. Na dati ko pang sinabi, wag muna nating husgahan kasi tignan muna natin ang performance ni Speaker Lord Alan Velasco, mga kaibigan. O, ngayon nakikita ng taong bayan kung paano gumampan sa kanyang katungkulan ito pong si Speaker Velasco, mga kaibigan. Dahil dito, ayon po kay Soto, kaya masisiguro nila na maipapasa at mapipirma nito ni Pangulong Duterte sa Disyembre para maging ganap na batas at may patupad na itong pambansang budget sa Enero 2021, mga kaibigan. Una nang tiniyak ni Velasco na ang record high budget ay pork-free, mga kaibigan. Ngayon sinabi ni Velasco pork-free, mga kaibigan, kasi unconstitutional naman talaga na gamitin ang pork barrel, mga kaibigan. Pero kung babaguhin yung term, siyempre, may mga insertion pa rin dyan, mga kaibigan. Hindi naman natin manoloko ang sambayan ng Pilipino.
nag-o-observe lang ang tao eh. GCQ pinalawig sa hanggang Nobyembre at 30. Pinanatili ni Pangulong Rodrigo Duterte sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila hanggang Nobyembre at 30, mga kaibigan. Bukod sa Metro Manila, iiral din ang GCQ sa Batangas, Iloilo City, Iligan City, Bacolod City at Lanao del Sur, mga kaibigan. Yan po yung mga, ayon sa Pangulo, karamihan sa mga mayors ay gustong maging permanente ang GCQ dahil sa napapababa ang kaso ng mga may COVID-19. Sinabi ni Pangulong Duterte na patuloy na pabantayan pa ng COVID-19 upang makontrol ang paglobo nito at tuluyan ng makapagbukas ang ekonomiya ang bansa. Magugunitang mismo ang mga Metro Mayors ang umiling kay Pangulong Duterte na kung maaari ay may natili daw po sa GCQ ang National Capital Region hanggang sa katapusan po ng Disyembre, mga kaibigan. Marami pa sana tayong mga tatalakayang issue, mga kaibigan, kaso siyempre dahil sa limited time, hindi naman natin lahat pwedeng talakayin. Ang mahalaga, may mga nakahanda tayong mga maiinit na isyong pambayan na ibabahagi bilang karagdagang kaalaman ng ating mga kababayan. Kaya dadako na po tayo sa ating pagbati, sa ating pong unang pagbati, eh binabati po natin ng happy birthday. Ito pong si Doc Mark. Alam mo si Doc, may Mark to sa unang pangalan dahil lahat dyan kay Mario Alex Cristobal yan eh. Kuha lahang ulat yan sa pangalan ni Mark. Kaya si Doc Mark Chester M. Cristobal ay nagdiriwa ngayon ng kanyang kaarawan, mga kaibigan. Ganon din, mga kaibigan, binabati rin natin sa kanyang kaarawan ngayong araw ang aking pinsan na si RJ Villana, mga kaibigan. Ito po yung tumakbong senador ng bansa, mga kaibigan. At siyempre, marami rin pong nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. Binabati po kayo ng programang Kamaunang Bayan. Ganon din, mga kaibigan, siyempre, binabati natin yung mga kaibigan natin, si Doc Edward Perez, kay Doc Lucy Dacon, kay Mr. Alex Cristobal, sa mga lawyer natin, si Attorney Leonard Advincula ng NBI Admin, mga kaibigan, kay Attorney Roselito Amon, siya po yung chief ng legal department ng NBI. At sa ating mga legal practitioner, mga kaibigan, kay Attorney Dan Porake, kay Oki Traneses, in Senate Law Office, kay Attorney Alili Okit, mga kaibigan, kay Attorney Liselda Raneses, kay Attorney Marjeline Asilo ng DILG, at sa mga kaibigan nating general, si General Romeo Prestosa, General Elmer Amias, General Engaño, General William Macabinta, General Ignacio Panti, at sa mga opisyalis ng Kamao, o itong katipunan ng mamayang may obligasyon sa bayan, kay Vice President Salvador Membrado, kay Ed, kay Rudy, kay Mario Asilo, at sa aking may bahay na si Lizelle de Castro, at sa mga pinsan na tita ko sa Las Vegas, at sa kapatid ko sa Stanford, California, USA. Ganon din kay Ma'am Pei Salvador, kay Sir Leo Cuanco, kay Paring Boy Salamera, kay Hil de la Vega, kay Tony, kay Archie Narciso, kay Didit Torres, kay Lloyd de los Santos, kay Paring June Rance Jr., na lagi pong nakasubaybay sa programang Kamaunang Bayan. At siyempre, sa mga kumparit kaibigan natin, dyan po sa U.S. Embassy, kay paring Ray Ralyonsa, kay Oyong Padis, at kay paring Ayok, kay paring Ronald Villota, kay Jeannie, at sa buong Abiliana family, mga kaibigan. Ganon din sa Santa Rita, Pampanga, sa Valencia family, mga kaibigan. At lagi din natin nalilimutang batiin, mga kaibigan, yung nakasama namin sa media production. Eh, magaling tong ano, teacher. Si Ma'am Johnny Manya, mga kaibigan. Eh, magandang tanghali po sa inyo. Ganon din sa mga pastor natin, kay Pastor Julbert de Leon, mga kaibigan. At ganon din kay Pastor William Caboral, mga kaibigan. At ganon din kay Ann at kay Ma'am Mila Lapos ng Kingdom of Saudi Arabia. At siyempre, sa mga batch ko dyan po sa Arroyo High School, Batch 84, binabati ko po kayong lahat. At siyempre, sa Batch 84, Section 26 naman,
sa mga classmate ko dyan po sa Arroyo High School, mga kaibigan. At siyempre, sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa at mga OFW sa buong mundo, mga kaibigan, binabati po kayo ng programang Kamao ng Bayan. Kasama si Mario Alex Cristobal, ang tapat na kaibigan sa kanyang may bayat pamilya, kay Doktora Cheryl, Dr. Ian, Dr. Chester, at sa kanila pong General Manager ng Diagnostic Clinic na si Chadi Cristobal. Ito po yung mga kilalang public servant ng bansa at kinikilala rin bilang mga ano yan, magagaling na banda at mga awit, mga kaibigan. Ganon din ang ating pagbati sa mga doktors, kila Dr. Chua, Bitanga, Malaya, ng Manila Doctors, mga kaibigan. At siyempre, si Doc Ricky na lagi po nakasubaybay sa atin, hinihimok natin na makasama na rin natin dito po sa Kakampi Live, mga kaibigan. Itong si Doc Ricky, mga kaibigan, na nasa California na ngayon, kasama na doon si Dr. Ma Obidosa. At ganon din sa kaibigan natin na laging kasama si Constantine Pandaro, mga kaibigan, si Robert Kahn at ang kanyang may bahay na si Rodeline na nasa Texas, USA naman, mga kaibigan. At sa kapatid kong si Beng Abiliana, ganon din kay Ma'am Gina Elizar, mga kaibigan. Kay paring Jun Aguilios ng Fire and Explosive Office at kay Ate Edith ng Binangunan ng Rizal at sa buong pamilya ng Silosa at Villarosa, mga kaibigan. Binabati po kayo ng programa ang Kamao ng Bayan. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa KampiOnline.tv sa ating chairperson, kay Ma'am P. Nicodemus, kay Sir Rizal Nicodemus, at sa ating piloto na si JR na nagsasaayos upang mapaganda ang ating signal at maayos sa mapanood. Ang tabayanan din po sa tuwi-tuwi na si paring Jun Ansures at iba pang programa dito po sa Kakampi Live, mga kaibigan. Ito pong si paring Jun Ansures, isa sa magaling na komentarista ng bansa. Sa mga nais naman pong magpabati sa programa namin, yung may mga birthday o iba pa o nalilimutan namin batiin o anumang okasyon, tumawag lamang po kayo sa telepono naka-display dito po sa aming screen para po yung mga nalilimutan kong batiin, mabati naman natin. Huwag niyo rin pong kalilimutan sa subaybayan tuwing Biyernes ang Kamao ng Bayan naman po sa DWBL 1242 sa tanapitan ng inyong mga radyo. Alas 9 po yan hanggang alas 10 ng umaga. Makakasama po natin yan. Ngayon darating na Biyernes, sila Pastor Natalie Andrew, Pastor Bobby Natividad at Pastora at Doktora pa si Marita Obidosa, mga kaibigan. Muli sa pangalan ng aking kapwa, ako po ang inyong lingkod, Ray Habiliana, na nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Ito ang ang paningin sa poong may kapal upang buhay ay maging matagumpay. Hanggang sa susunod na Miyerkules, maraming salamat po. TV sa tambalang Ray Habiliana, Marisa Guzman at Marisa Guzman tatalakay at magbabantay sa mga isyung pambayan ang opinyon ng bayan. Ngayon,